pop out from home at 4:30 in the morning. Oh, what is Jibuji Ace? The Jibuji Ace is the highest mountain. Yeah. Highest mountain in the UAE. Okay. See you there, guys. Highest mountain in UAE, which is like about 1,935 meters above sea level. So enjoy our video for today, guys.
And the viewing deck, there is a entrance fee amounted to 5 dirhams each person. But it's okay, it's not that expensive. And let's enjoy, guys. So this is here, we are here now at the viewing deck of Jibilja East. Pleasant! So this is the, see guys, this is the viewing deck area. It's okay. So here is the viewing deck. Imagine you are, you came from that. See? The view from the top going down. And this is the viewing area. So what you can see from there, downstairs. We came from that. No, that is not the road area. That side. See? That is it's a sea that day. Yeah, it's a port. It's a port of Ras Al Khaimah. See, that is that this is 1,135 meters, guys, approximately from the sea level. That is sea level. Yeah. It's the Ras Al Khaimah port. You see that? Dami din po ng medyo marami na pong tao ngayon. No climbing nga daw eh. Bakit nandun yun? Bawal daw. May ano din po dito, may playing area. Kids playing area. Look how thick we are from that area, and you see guys how zigzag the road it is. Yeah, that is the road going in the upper level, but it's like only 3 minutes going up there. So we haven't we will not go there because the viewing deck is only in this area. You see that flag? That is the peak. Yeah, that is one. That is the peak of this mountain. So that is the end level of this mountain. So we will not go there because it's almost the same lang naman. Yeah. And this is the akyatin natin guys yung sa taas, pinakamataas. Kaya walking lang guys. Walking lang.
dito walang ano, walang maraming tao. Oo. So oh, guys. Grabe. You can see from where we see, guys, drive from that road. So this is all zigzag. Oh, bakit yellow? Ano yan? May hanggang DHL pala dito. Baka may ano, outing, company outing. So guys, we have to take care because konting ano mo lang dito, mahuhulog tayo. It's adventure. This is really adventure, guys. Imagine we climbed the highest mountain in the UAE. You can also try with your friends, but I think kids is not good in this trip to climb in this area because it's a bit, you know, even medyo delikado. Hinihingal na po ako, pero okay lang, exercise kasi parang exercise na rin natin to. You see, look that, and the low level, ang ganda. Tsaka hindi pa, hindi kasi dito mainit. So, ang ganda dito. Sarap na exercise. Hello guys! It's tiring. But it's amazing. Show to them from where we start. See the road, guys, going the peak of this mountain. Yeah, that's the road. Very amazing. That's the road where we came from the two living or the ground living. Hindi, wala pong init dito sa taas. So eh, parang nakaka, kasi nasa taas yan, nasa tutok siya ng bundok, pero walang init. Sarap dito pag group kayo, no? Mag-hike ka niyo. Oh, continue. Konti. Picnic area. Wow! Oh my God! Dito pala yung pinaka... Oh my God! See? Guys! Dito. See, guys? See? See the view?
Solid po yung pagising ng 3 o'clock in the morning to reach the Jais Mountain. See guys. Gusto mo daw trail, bumaba ka dito. Sabi continue to on trail. Ah, yun yung picnic area. Doon. Malamig na dito. Oo. Malamig po dito yung ano, weather. Nandito na po tayo sa langit. Ito na po, andito na po ako sa langit. Nakikita ko na po ang langit. Ang liwanag ng langit. Yan na po yung pinakapit ng mountain. O, diba? Yan nga, medyo risky lang po dito pag umakyat. Dapat mag-ano. Slowly, daddy, ha? Yung iba na sa taas talaga, no? Yung may flag. Yun na yung pinakamataas. Sana yung sila duman. Oh, ayoko na, hindi ko nalulula na ako. So guys, dito na kami sa pinakamataas. Andito po kami sa Tuktok. May isa pa sanyang viewing deck. Yung ano talaga, train viewing deck. Ano siya? Ito, napaka-delikado eh. So hindi na namin pinalakbayin kasi nabilas yung bato guys. Saka di pa, ibang trail yung nandito. Kunting pagkakamali mo lang guys sa apak mo. Baka hindi lang trail yung aabutin mo, baka diretso ka na. Forever na trail na. Hindi na namin ito tuloy guys. Dito na lang po kami guys. Hanggang okay. Dito na lang na park. May ano din dito, may picnic area. May ano silang nilagay dito, may yung parang bahay bobo yun, no? So pwede din tayo dito magdala ng food. At saka pwede tayo dito kumain. Last year guys, yung area nito hindi pa open, under construction pa yung area nato eh. So ngayon, inopen na nila, may mga trailing activities na nila, may playground. Saka doon, sa pinakadulo mismo, nag-raise sila ng flag doon, yun yung pinaka-peak. Pero minabuti na hindi na namin tuloy yung papunta doon kasi napaka-delikado guys. pag minalas-malas ka, makadiritso ka na, forever ka na. Tambay lang muna tayo dito. Sa Pinas guys, yung mountain nila, maraming Paris Mountain. Dito, Rock Mountain po tayo. Wala po tayong kahoy dito. Kaya, ito, kung na-notice nyo, yellow yung makita nyo. Medyo yellow, brown. Kasi rock yan, solid rock yan. Itambing pala eh. Itambing. Guys, sa lower ground, yung temperature ngayon, maabot ng 40. O 40 plus. Dito, sa high level, sa mountain na to,
nasa 27 lang ngayon. So, could you imagine yung difference ng temperature? So, hindi po tayo mainit ngayon. Maganda yung hangin. Napaka-fresh po. Yan po. Isa po ito sa number 1 para sa akin na adventure tourist ng UAE. Nandito kayo sa UAE, guys. Mas maganda. Pangatlo na namin na binisit to, pero binabalik-balikan pa rin namin kasi may mga bago silang ino-open. Ang lamig ng hangin. Oh, guys, oh. Ang fresh. Ang fresh ko po dito. As in, parang nasa, parang nasa Pilipinas ka lang. Parang nasa Baguio pa ata. More than Baguio, guys. Kasi yung Baguio, hindi naman yung elevated masyado eh. Dito guys, almost 2 kilometers from the sea level. Ganun yung kataas yung mountain na to. Saka imagine magkano yung gastos nila para ma-develop to, no? Super. Ipagin mo ba naman yung ganito ka klaseng, yung mga bato dito is yung parang buhay na bato eh. Hindi talaga siya yung katulad sa atin na parang pagpipitin mo eh. Lamig pa dito. Ang lamig. Nakaka-enjoy talaga dito yung hangin. Maganda dito para din sa mga family at saka mas safe dito lalo na sa ngayon na panahon. Wala kasing maraming tao at saka hindi siya polluted, hindi siya crowded, walang napaka safe na area sa panahon ngayon po. May ano din po doon sa may big area, sa may lower ground, may palaruan din ng mga bata. So pwede mo din, you can just leave your kids there while they are playing and you can just climb over here. And during winter guys, yung winter dito, starts September to February or March, mid of March. Yung temperature dito, pagdating ng December, naging 0 degrees Celsius. So napakalamig. Yung iba ditong nagka-climbing, hindi sila tumatagal dito kasi napakalamig. Mas minabuti nilang bumaba sa city at saka nag-check in. Lalo na pag may bata, hindi kakayanin ng bata. Couple pa ito guys sa camping. Dala kayo ng ihaw kayo dito. Dapat pala, dinala natin ang pagkain natin. Dito tayo pahal. Tambay-tambay lang muna tayo dito. Ang sarap ng hangin, oh. kung guys, kung mga baguhan pa lang kayo o ikaw, single at may niligawan na dalaga, dalhin mo dito guys sa Jebel Jais. Dito mo siya pasagutin. Pag hindi sumagot. Ito lang po. Joke lang guys, joke lang. Para may iba naman, just joking. Five dirhams po pala yung entrance para maka-access ka dito sa viewing big area nila po. 5 dirhams. So konti lang, small amount lang. Pero yung fulfillment and adventure na ma-fulfill mo is priceless po. Lalo na ngayon pandemic, hindi tayo nakakalabas ng bahay, natatakot tayo pumunta sa mga crowded area. Dito po, you see, tingnan niyo yung buhok ko po kung gaano sarap yung hangin dito. Fresh na air galing sa dagat ata kasi yun po yung doon, parang port dagat siya. Parang dry dock din siya ng mga malalaking tanker. Dry area siya ng mga malalaking tanker. Mga cargo vessels din. Pakita ko lang sa inyo yung mountain. Next to that mountain, kung nakakita nyo guys,
Uman na po yan, uman. Uman na po tayo. Yung mga dito, 10 to 12 kilometers, uman na po. Yan yung boundary na Ras Al Khaimah or UAE, uman boundary. Dito na po tayo sa uman.